Hello mga idol. Yan ang alaga kong si Topher. Nahihirapan po siyang uminom. Nahihirapan siyang yumuko pag-iinom. So yan mga idol, kawawa naman siya. Kailangan ko pang lagyan ng weights para tumaas yung kanyang pag-iinuman. So naisip ko mga idol, nagawan siya ng dog bowl stand. Yan, para hindi na siya mahirapang yumuko. Kasi mga idol, parang hindi na siya nakakayuko masyado eh. Yan mga idol, sa pamamagitan ng gagawin ko, hindi na siya mahirapang yumuko. Yan mga idol, pati yung mga paa niya parang nanghihina na. Kasi matanda na rin siya mga idol eh. Matagal na rin siya sa amin. So yan, sa simpleng gagawin ko, makakatulong ako sa aso ko na hindi na mahirapang uminom at kumain. So yan mga idol, at sisimulan ko na ang pagsusukat, tapos ikakat, and then i-glue tsaka i-varnish. Yan mga idol, panoorin nyo hanggang dulo para may matutunan kayo. At kung gusto nyong gumawa ng para sa inyong mga aso, eh makakagawa na rin kayo. Ito mga idol, scrap lang to ha, kaya normal lang na may makikita kayong mga defects, ganun. Yan. Sige mga idol, panoorin nyo hanggang matapos. Yan, maraming salamat kapag natapos mo itong video na to.
So may mga awang sa mga idol dahil hindi pare-parehas itong mga to. Scrap lang to. Tingnan nyo yung sukat niya. Scrap wood lang to. Ginawa ko lang na dog feeder. Dog feeder stand. Dog bowl stand pala. Tingnan nyo yung sukat. Tingnan nyo dito baba. Hindi ko ba? Scrap wood lang to mga idol kaya hindi pantay. Gusto kong i-paint dito is black. Tapos natural siguro dito or white. Yan ang mga idol. Pero okay lang yan. Importante, may maganda na siyang bowl stand para hindi na siya nahihirapang yumuko kapag kumakain. Simpleng bagay lang ay nakatulong tayo sa ating alaga. Di po ba? Ang mga sukat nito mga idol. Ano ba ito? What? 19 cm po siya. 19 cm. Ang sukat dito naman sa kabila niya is nasa 22 cm. Ang sukat nitong bowl 21 cm. Yan, kung gagawa kayo, kung may bowl kayong ganito at kung gusto nyong gumawa ng bowl stand ng aso nyo, ito lang 19 itong sides nya, itong nasa loob, tapos yung nasa labas is 22. Pero di ko na ganito yung kwan, yung lapad ng paleta. Pero pwede rin nung mas malapad, walang problema yun, basta as long as may lapad siya dito. Yun na po. Tapos ipipaint ko na ito, tapos yun. May pagkakainan na siyang mga kaisayas. Sige mga idol. So yan mga idol, at dahil magpipinta na ako, yan, may nakita akong plastic varnish na walnut dun sa aking box. Yun na lang ang gagamitin ko. Tapos lalagyan ko yan ng lacquer flow para hindi tumigas yung brush at mas maganda nating ipahid. Yan, kumuha din ako ng isang empty bowl. Yan ko imimix yung varnish tsaka lacquer flow. Yan mga idol, maganda yun pag magagamit kayo ng mga plastic varnish, lagyan nyo ng konting lacquer flow para hindi siya titigas. Yan ang kagandahan ng lacquer flow mga idol. Yan. So yan mga idol. Continue watching.